Hey guys, good morning. It's me, Cheryl. At ngayon is, inaantok pa tayo guys. So ngayon is alas 5 na ng umaga. Ano yun? No, I'm making video. This is only little baby, good for... Why you put back and you bring this? I want make hair baby. So ngayon guys is alas 5 na ng madaling araw. When you yaw, you use a death knife. So ngayon guys, is tapos na ako magluto ng noodles. So kain na kami. So maaga kaming gumising ngayon guys kasi may pupuntahan kami. So ano ba yung naramdaman ko, sa ano, vaccine, yung second dose vaccine guys. So, wala naman akong meron tamang sintomas. Wala siyang side effect sa akin guys. Ewan ko, kasi may mga ibang tao na mayroong side effect yung vaccine sa kanila. Pero sa katawan ko guys, wala. So. Later this one, baby. I'm good, thank you. So, yung jowa ko, naghuhugas siya ng plato. Sinabi ko, maligo na siya. Ako na lang maghuhugas, pero gusto na pa rin gasin. So, itong noodles, guys, is, ano siya, cheese flavor siya. Masarap pa. Masarap siya, guys. Kumakain kami dito guys ng umagahan kasi ayaw namin gumastos ng pera sa labas para lang kumain ng umagahan. Mas maganda kumain ka lang sa bahay para tipid ka pa, diba? Na taste good. Good taste? Mm-hmm. I don't put egg anything. Yes. Food spice. You glued anything yesterday? Ah, no. When I was cleaning, I put the glue here. Mm. I used the glue for put my nails back. No. When I used the, yes, before it removed. It removed, then I use this glue and put like this, and look, nothing happened. I see this one in YouTube, baby. They have extension in the nails, and when this one, the extension fell down like this, they use the glue, put back. You try eating
You try eating like noodles with rice? No. Never tried this one? Maybe noodles is carbohydrate and rice more carbohydrate. In my country, if we don't have money, we eat noodles with rice. How people in your country is not fat? Not all people in my country is fat. You try eat rice with salt, right? Rice with? With salt. Yes. It's so much hot here. Yes, I mean, today I imagine again, day, very hot. You want more, baby? Why? It's too much for me. Only one? I cook two noodles. No need eat lunch outside. Don't have a choice today, baby. We will stay in... So today we have topic today, baby. So our topic today is what is the more expensive things that you buy for me? Because some other people thinking that I am. Remember. What is the more expensive thing I buy to you? Yes, you buy expensive things to me. Nothing, right? Only your iPhone. How much the iPhone in USA? I pay $1,000 with the protection together. I don't remember right, but maybe $1,200. Not so much expensive because some other phone, but different value of money. Like, for example, when you buy iPhone in Dubai, it costs 3,000 dirhams. 3,000 to 4,000, like this. When I buy this, this one, and Dubai is more expensive, baby. But for example, you convert the value of dollar to Dubai. Dollar to dirhams. Because you buy the iPhone, 1,000 plus, 1,000? Right? $1,000, like 3,067 dirham, 607. And 6,000 dirhams? No, $1,000, like 3,670. Same like in iPhone in Dubai, baby. Have like this iPhone. The cost of iPhone like same price. Maybe today. Remember, I buy the phone when they're starting. When there's new product in the world. And I'm expensive woman, baby. No. You need to say in my video, baby, because people thinking I'm expensive woman. I'm expensive woman. No, baby. Parang napipilitan mo siya. I'm not expensive woman, right? No. When we are together in Dubai, I never ask money from you, right? Only for taxi. Yeah, he pay for my taxi. Not every day that I ask money from you for taxi, right? Eventually. It depends if I have money like this, I will ask money for taxi and he pay for my COVID test also. When I go to Dubai, he pay for my swab test. Because every week I'm doing swab test because Al-Ain in Dubai have borders. So that border need COVID. Enter to Al-Ain
if you don't have any swab test. So my husband pay for my swab test like this and for my taxi. So I asked money from him if really I don't have money for pay for taxi like this. Excuse me. So nakikita nyo naman guys na hindi talaga ako mamahaling tao. Kasi ang ugali ko guys, pag may trabaho ako, hindi ako umasa sa pera niya. Hindi tayo nanghihingi ng pera. Pero sa kanya kasi guys, ang isang relasyon guys, hindi mo nababase sa ang isang relasyon sa puro pera-pera na lang, porque di bang lahi siya, tingin na nila may marami siyang pera. Hindi guys, normal na tao din siya guys na nagtatrabaho para kumita ng pera. Para sa akin guys, ano, nanghihingi lang ako ng pera sa kanya pag alam kong ano na, wala na akong pera. Pero pag may pera naman ako, hindi ako nanghihingi sa kanya guys. Ganun yung isang relasyon. Hindi nyo pwedeng ipunta ang isang relasyon sa isang lalaki na susuportahan kayo niya sa lahat-lahat. Hindi na kayo magtatrabaho. Hindi magandang ugali yun guys. So kailangan nyo magtulungan. So ayun nga guys. Wala, yung jowa ko, wala siyang binibili na mamahaling bagay sa akin kasi ayoko rin naman guys. So itong telepono ko lang yung binili niya. Pero yung mamahaling mga bagay, ayoko lang ganun guys. Kasi pag tumatanda ka na, naiisip mo na yung ano, mag-ipon ng pera, ganyan-ganyan. Guys, katatapos ko lang maligo. So, ganito ang makeup ko pag lumalabas ako, guys. So, taraan! So, ang makeup natin is kinikilaya natin ang ating kilay. Tapos, lipstick lang. Hindi ako marunong mag-makeup, guys. So, ito lang ang ating makeup look. So, may bangs ako, guys. Ito ang bangs ko, oh. Taraan! So, hindi ko siya ginaganyan. Ginaganyan ko lagi yung buhok ko. So ngayon guys is magpapalit tayo ng bag. So ang gagamitin kong bag is itong black. Itong black ang gagamitin ko. So i-check natin kung anong laman niya. So may basura siya guys. Itatapon natin basura. Ah, ito pala yung ano ko. Ito yung naputol sa aking kuko, guys. Nilagay ko pala sa bag. Nilagay ko parang iba siya. So, ito yung extension, guys, na naputol sa aking kuko before. So, pag nagpapalit ako ng bag, guys, kasi minsan itong bag na ginagamit ko, itong Victoria's Secret na bag. So, ang laman nito, guys, is itatransfer ko lang sa kabilang bag. Itong nasa loob ng bag ko, guys, lipstick. Tapos, pang ano ng kamay. Cream sa kamay. Itatransfer ko lang siya. Pagkatapos, nag-ipit din sa buhok. Tapos, passport. Actually guys, pag ako kasi, pag lumalabas kami at malapit lang yung pinupuntahan namin, hindi ko dinadala tong passport ko. Dinadala ko lang siya pag pupunta kami sa malalayong lugar, kailangan mo siyang dalhin. Pero sa akin guys, hindi ko siya dinadala. Kasi hindi na masyadong mahigpit dito guys. So, hindi naman mahigpit dito na laging may checking dyan sa daan.
So, sobrang init. Pinampapipay ko na. So, hindi naman masyado mahigpit dito, guys. Kaya hindi ko siya dinadala. Kasi mas maganda na rin na hindi ko siya dalhin. Baka mawala ko siya or mailagay ko siya sa kung saan. So, saang place na hindi ko matandaan. Kasi makakalimutin ako minsan. So, iniiwan ko siya. So, ang expiration ng passport ko, guys, is 2029. Meron pang ano, years. So, iiwanan natin siya. Hindi ko siya dinadala. Kasi wala naman nag-check. So, naka-ready ng bag ko. Finish, baby? So, yung jowa ko, guys. Pinamamadali niya ako maligo. Bilis akong maligo. Tapos siya ngayon yung inaantay ko. Nakakaloka. So, kasi sinabi niya na gusto niya maaga kasi alas 9 yung appointment namin. So, meron siyang appointment sa salon na alas 9. So, ako rin guys, meron din ako appointment sa salon. Parehas kami, pero magkakahiwalay kami ngayon guys kasi... Kasi yung babae na nag-fix ng nails ko is hindi na nagbo-work doon sa salon pero nagpa-part-time pa rin siya. So, nasa bahay na siya ngayon, guys. Kasi yung nanay niya, tsaka yung tatay niya, nagtatrabaho na. May trabaho daw. Tapos, may kapatid siyang maliit. So, siya nagbabantay. So, ako ngayon, kailangan ko pumunta doon sa bahay niya. At doon niya gagawin tong kukuko. Tapos, yung jowa ko naman, guys, pupunta doon sa salon. Doon siya magpapagupit. Pagkatapos niya magpagupit, susunduin niya ako doon sa bahay. Yun yung mangyayari ngayon, guys. So, I love na. So, mamaya na lang uli, guys. So, ang init dito sa may sala, guys. Sobrang init. Tignan nyo. Walang aircon dito, guys. Tignan nyo. Taran! Wala siyang aircon. So, ang aircon nasa loob ng kwarto nandoon. Tapos, yung fan, ang init. So, itutur ko kayo sa may balcony, guys. Kung saan ako naglalagay minsan. So, dito ako nagpupunta pag gusto kong magpahangin. Taran! So, sinarado na niya. So, mainit ngayon, guys. Wala siyang masyadong hangin, guys. Hindi masyadong malamig. Yung hindi masyadong malakas yung hangin niya. So, ito yung balcony. So, ayun, guys. Tarang! Ito yung kapitbahay namin.